Hi everyone! Welcome back! Kumusta kayo guys? Kumusta ang inyong Valentine's Day? Sino ang mga ka-date nyo? Saan kayo pumunta? Sino mga kasama nyo? Paano nyo sinicelebrate ang Valentine's? Ano yung mga natanggap nyo? Charot! Ang daming tanong, no? Kumusta kayong lahat, guys? Sana kayo lahat ay okay. Just comment it below at sana i-share nyo din yung mga experience nyo during this Valentine's this year. Well, parang ang haba ng intro ko guys, no? Kaloka. Well, just, to warm up the video lang para hindi kayong buboringan. Well, I just want to share with you this video guys kung paano ako kuminis o pumuti at kung paano ko minimaintain yung skin ko hanggang ngayon. Since 2012, akong gumamit sa mga product na ito. Pero this is very affordable guys. Kayang-kaya lang sa bulsa. At makikita mo talaga resulta within a week of using it. But without further ado, let's get started. Bago akong gumamit nito guys, gusto ko i-share sa inyo. I know it's very kahiya-hiya ang kutis ko dyan at medyo super dark ko talaga. Pero since when I was 8 years old guys, sobrang arte ng mama ko. Ayaw niya akong dapuan ng mga lamok, yung mga ganun. Kaya when I was 8 years old, I started using lotion sa buong katawan ko talaga at that was love lotion kung naalala nyo pa. May yellow at saka pink siguro yung kulay nun yung naalala ko guys. Was around 11 or 12, nag-change na ako ng lotion na ginagamit ko is skin white pero walang effect pero just to moisturize lang the skin na hindi dapuan ng lamok, yung ganun. Pero yung skin ko talaga is super tan. Ngayon, yung skin ko is light tan at okay lang. Happy na ako sa skin ko. Hindi ko na kailangan talaga ng glutathione o kung ano-ano pang mga ano dyan. Pero, yes guys, itong likas na, I'm very proud to say it that I'm using it until now, guys. Ito pa din. Hindi ako nagpapalit-palit ng ng sabon. Ako gumamit talaga ng pampaputi dati. That was 2010, 2011, wala pa akong ginagamit. Pero I started using, 2010, 2011, I started using Selka at saka Top Gel Soap na mga papaya soap pa dati guys. At medyo meron ding resulta pero hindi ganun ka, pero hindi talaga ganun nagdalalighten yung skin ko dati. Pero since I'm using this product, I think, very common na to kasi nakikita nyo na ito lagi sa mga grocery shops o kahit sa Watson's and this is only cost about 85 pesos guys at hanggang ngayon ginagamit ko pa din itong likas, nakabukas mga ito kasi bagong bukas to 2 days ago guys at gamit ko pa din siya even until now. So that was 6 years since I'm using this. So it was 2012 at hanggang ngayon hindi ko pa din pinapalitan yung sabon na ginagamit ko guys. Okay. So before ako gumamit talaga nung mga papaya soap, nagpapahid ako ng mga ng lemon juice na pinipisil-pisil ko lang siya tapos ginaganyan ko lang sa skin ko dati pero it's getting old kasi araw-arawin mo siyang i-apply kaya medyo minsan guys may araw din na pag may lakad ako nagmamadali ako pero yung lemon juice na yun dapat i-stay mo siya sa katawan mo for an hour bago mo ibabad at maligo ka. Pero it's really effective din while you're using this product as well. Pero nag-stop na ako dun guys dahil yun nga sobrang hassle at saka kailangan mo talaga i-maintain para mag-lighten. Pero totoo, nag-work talaga siya sa inyo. It's an option kung gusto nyo talaga na madali yung resulta na wala kayong tinitake, wala kayong bleaching na ginagamit. Pero yung lemon juice guys, it's very mura lang, it's very cheap. Kung nasa bahay ka lang at wala kang trabaho, pwedeng-pwede mo siyang gamitin.
pwede mo siyang gamitin pang paputi. Yun, pang paputi kasi natural, organic lang naman siya at hindi siya harm sa skin mo. At sobrang hiyang ako nun, sobrang puti ako nun guys. Pero hanggang tumatagal, parang ako nag-take lang ng glutathione kasi sabi ng mga kaibigan ko, yung puti-puti mo na parang anong tinitake mo? Kaya sabi ko, lemon juice lang, pinapahid ko lang sa katawan ko bago ako maligo. Kaya yun guys, very effective siya. Pero except dun sa mukha guys, kasi hindi ako, ibang topic na to kapag when it comes to my face kasi ibang sabon naman ginamit ko. At yeah, so let's talk about this Likas. Likas Skin Whitening is a herbal bath soap for face and body. Pwede din siya sa mukha. Pa siya na try sa mukha kasi sobrang sensitive ng skin ko and I'm very prone to acne. At combination din siya to oily skin at I'm still in the process na gusto kong tanggalin itong mga acne scars na ito at dito din banda. Pero ibang topic din yan. Gusto ko din i-share yung product na ginagamit ko nung nagka-breakout ako last December 2018 lang at nung New Year, guys. Kaya, ayun. Let's go back to this Likas. So, this is Likas Papaya. First, Filipino pure organic herbal soap enriched with papaya enzyme and blended with tropical herbs to whiten the skin for clearer. Bulo lang. For clearer and finer skin complexion. Kaya, matagal na to guys. It's been a while na. At, I'm not sure kung kailan lumabas. Pero, it's been a while na. Mga, nasa teenager pa ako. Andito na tong soap na ito. At, bumibili guys. Minsan sa Watsons o di kaya sa grocery shop. Minsan sa Watsons, magkaiba yung price kasi sa mall it cost 85 at saka sa Watsons it cost 89 pesos. Murang-mura lang. Kapag ako lang ang gumamit guys, it would last a month or so. Pero since gumamit na din si Mama at si Shinny nito, kaya it took only mga 2 weeks. 2 weeks lang yung tagal nito at hindi siya madaling matunaw. At may amoy siya na very, very mild lang siya, guys. Diba minsan may mga papaya soap din na may amoy din siya na parang orangey. Pero ito, very mild lang. Paano ko ba siya ginagamit? So, ginagamit ko siya, guys. Pinabula ko siya sa katawan ko hanggang medyo parang may tuyo-tuyo. Yung parang milky na siya tingnan sa katawan mo, buong katawan mo talaga, lalo na dito sa mga singit, dito sa may puwet mo, at dito din sa liig, kahit saan, banda ng katawan mo gusto, pwede din sa kilikili, sa akin din ito guys, kasi tingnan yung kilikili ko. Well, pwede din siya sa kilikili guys, ito din gamit ko, at pagkatapos, nilileave ko siya ng mga 30 minutes at gumagamit din ako ng scrub na igaganon mo siya sa katawan mo. I think nakikita niyo na siya sa around the mall, yung parang brush na pang ganyan lang sa katawan kasi gusto ko talaga hindi ako kontento kapag hindi ako nakapag-scrub sa katawan ko ganun. Tas makikita mo talaga na matagalan mo na siyang ginagamit. Makikita mo talaga na parang anong tawag diyan uy sa Tagalog, yung parang namamalat siya na pag ganun mo meron talagang nag-ano sa balat. Anong yung parang dumi ba na parang pag ganun mo, pag habang naliliw, kapag binabanlaw mo na siya, parang may natatanggal talaga at makikita mo talaga yung resulta within a week. Kaya, kung nakikita nyo itong video na to at itinatry nyo ang Likas Papaya, get back to me at comment kayo dyan na kung ano yung resulta sa inyo guys. Sa akin, sa katawan lang, pero hindi ko pa siya na-try sa mukha kasi yun nga yung sa skin ko, guys, na sobrang sensitive. At sa katawan lang naman ako, kaya. So, next, what lotion do I use every day? So, pagkatapos ko maligo, guys, I'm using Nivea. Ang tagal ko na din gumamit nito. Since 2012, kasabay din itong Likas na gumamit ako, guys. At meron ding malaking pump nito. Pero yung ginamit ko guys is yung 40 times. Meron din silang parang purple nito na tama ba? 10 times? Ito pero itong 40 times na muna ang inano ko guys. Kasi
Baka magtaka na sila, labso yung puti mo na ano namang pinanggagamit mo sa sa katawan mo, sa skin mo. Kaya, ayun. At ito lang. At may SPF na ba to? Ay, hindi. Walang SPF. Si mama kasi bumili nito, guys. Pero okay din naman siya. Basta when it comes to Nivea, no disappointment talaga. Super ganda niya. At sa lotion naman, ako lang ang gumamit kasi iba naman yung ginamit ni Shinee, guys. Kaya ito, maglalas ito sa akin ng mga 2 months. Hindi siya ganun ka, anong tawag dito? Hindi siya ganun ka, ano guys? Anong tawag dito? Hindi siya kanang usik. Sabi saya ba, di siya usik. Ala, ang hirap mag-ano, no? Ano, hindi siya ganun ka kanang mag-usik gani ug apply sa lotion kay nindot na kayo siya ilig ana na ni mo spread na siya. Magsi-spread na siya sa katawan mo, guys, pag nilagay mo ganun, hindi siya ganun ka kahit kunti lang ang i-apply mo. Maganda na siya at hindi din siya malagkit sa katawan. At yung amoy niya, amoy fresh. Nakaka-fresh na parang hindi ko ma-explain pero mabango siya, guys. At meron, basta may tatlong klaseng ano nito, pero minsan kapag may budget, ayun, yung pinakamalaki yung kinukuha ko, guys, at yung pinapump ko na ganun. Ayun, guys, ginagamit ko talaga tong mga product na ito and it's very effective. At I think kung mabibilang ko talaga lahat ng mga cartoon nito at saka itong bottle na ito, itong ano niya, lagayan niya, I think ang dami na, guys. Kasi ilang years na din akong gumamit talaga nito at hindi, may budget na talaga akong ilaan dito sa mga ano, kasi kapag hindi mo siya mini-maintain, hindi mo makikita ang resulta. Kaya kailangan mo talagang i-maintain na kung gusto mo talagang kuminis at alagaan yung kutis mo, makikita mo at makikita mo talaga yung resulta. Kapag hindi mo siya hinihinto, dapat everyday mo talaga siyang gagamitin. At you should love yourself, diba? Ganun naman talaga. Yun naman talagang number one job natin sa sarili natin na kailangan din. Na kailangan talaga natin alagaan ang ating kutis, ang katawan natin. 'Di ba? Kailangan din natin mag-exercise o kahit na ano pa ba. So compared ngayon yung skin ko dati, makikita niyo diyan. At ngayon, medyo malaking difference talaga, guys. So, ayun, nasi-share ko na sa inyo yung mga sikreto ko, guys. At nare-review ko na din for how many years ko nang gamit at nakikita nyo naman ang resulta. Kaya nga ang tawag sa akin, Miss Flawless. Charot! Miss Flawless, kung ako'y tawagin. Charot! Ay, sige. So, ayun lang, guys. I think nasabi ko naman ang dapat kong sabihin sa dalawang product na ito. At kung may mga questions pa kayo tungkol dito, guys, please let me know or comment down below para masagot ko naman kayo, diba? So, ayun lang, guys. Yun lang yung masishare ko. Sana itong video na to nakatulong. At sana, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na kayo. At i-like din itong video na ito. And yeah, thank you so much for watching. I hope to see you again on my next one. Bye-bye!